Sa bawat kasal, hindi ba't nangangako ang magsing-irog na magsasama ng matagal at panghabang buhay? Pero tila baligtad ang nangyari sa bagong kasal na ito na pagkatapos ng seremonya ay namatay ang lalaki. Paano ba nabalot ng hinagpis ang tila pinaghalong seremonya ng I Do and Die? Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Jeremiah Manalansan, upang aking maging asawa, upang makasama at mahawakan sa hirap at sa ginawa, kahirapan at kasaganaan, sakit at kalusugan, hanggang sa tayo'y paghiwalayin ng kamatay. Sinong mag-aakala na ang huling katagang sinambit na yan ng groom na si Patrick Reyes na kanyang pangako sa bride na si Jeremiah Manalansan o Jer ay magaganap? May oras na maaaring talagang kailangan na nating tapusin ang lahat. Tila nagbigay na ng pahiwatig si Patrick ng maagang pamamaalam. Ang dali niyo ang araw na ito, Oktubre 6, 2018, pinag-isa kayo ng Diyos. Mga kapatid, buong karangalan kong ipinapakilala sa inyong lahat ang bagong kasal! Napakabilis ng pangyayari. Matapos ang kasal, wala pang 24 na oras silang mag-asawa. Namatay si Patrick. Buti mo, Diyos. Nagtagpo ang landas ni Jer at Patrick noong 2009 sa isang okasyon sa simbahan. Bagong miyembro si Patrick ng Jesus Christ the Redeemer Church, kung saan miyembro din si Jer. Sa aking buhay, so, may naramdaman ka ba sa una ninyong pagkikita? Ay, yes po. Meron? Opo. Talaga? Parang yung feeling po, parang tumatalon yung puso kasi kumakanta po siya noon. So parang iba po yung dating talaga. So parang naging cheerleader ako yung pagkarinig ko po ng boses niya. Parang I know, I like this guy. Yun po yung feeling ko talaga. One time, talagang inasar na lang si Patrick Kager. And then, andun yung chemistry na para bang kapag ka nalagi sila magkasama, makikita mo na lang palaging parang may ano, may mga bituin na. Sabi namin sa kay Patrick, ligawan mo na kasi alam naman si German ligaw sa iyo. Mahihiyain kasi si Patrick eh. Pinlalo niya muna yung kung paano niya ligawan si Jer, kung paano yung atake. Pero nung mga moment na yun, nakita talaga namin kay Patrick na naging masaya siya dun sa desisyon na ginawa niya. Ang kantyawan na uwi sa totohanan. 2 taong sinuyo ni Patrick si Jer. Pero katakot-takot na pintas ang inabot ni Jer sa mga kaibigan ni Patrick. I can be myself. Yung parang kahit wala akong makeup and all, he accept me as I am. And parang nanon talaga niya ako na tanggap niya ako as me. So parang sabi ko, itong taong to, kahit anong gawin ko, kahit pangit ako, beautiful pa rin ako sa kanya. Yung puso talaga niya is something that you will want forever. Saksi ang simbahan ng sagutin ni Jer si Patrick. 2013, opisyal silang naging magkasintahan. It's the blessing to you, Patrick and Jeremiah. Sa umpisa pa lang ng relasyon, basbas na ng Panginoon ang ipinagkaloob ng kaibigan nilang pastor. Nung alaman lang sila na, parang masyak ka na lang na, wow, talagang yung tipong pang-aasar mo lang sa kanila, doon na nagsimula na may mabubuo palang love story. Nakita namin si Patrick kung paano siya alagaan, kung paano siya ihatid. Tapos kapag medyo may mga tampuhan sila, inaasar namin sila. Pagkatapos nung asar namin, bati na sila ulit. Buong loob na tinanggap ni Jer ang pamilya ni Patrick. Si Patrick ang tumatayong breadwinner sa kanilang pamilya. Napakabait na anak. Tsaka pag, kahit sa mga kapatid, pag may kailangan, andin agad siya. Open hand siya, talagang open hand na nagbibigay. So paano siya nag-propose sa'yo?
Sa ano, dalawang beses po siya actually nag-propose. Okay. Yung una po, 4th year anniversary namin, kaming dalawa lang. Kinantahan niya po ako yung same na kinanta niya nung kinasal kami. Parang nakakaramdam na ako na, ay, baka magpo-propose to sa akin ulit. And then yun, niyaya niya si mama, and then kinausap niya ako, and then, ayun po, nag-propose siya. Alam ko gusto mo civil lang, but you deserve the best. And besides, you're worth to be walked down the aisle. Pero noon ba, hindi ba siya yung tipo nagmamadali sa buhay? Wala bang pahiwatig noon na parang kukulangin siya ng oras? Wala po eh, kasi po sobrang energetic niya pong tao. Tapos syempre lagi pong kumakanta and all. So makikita niyo po talaga na wala, parang walang problem. Matapos ang proposal, napansin ni Jer na naninilaw si Patrick at minamanas. Pa-check up tayo. Tatakot ako. Pinilit niya itong magpakonsulta sa espesyalista. Nung una, puro pagtanggi si Patrick. Sa kapipilit ni Jer, pinagbigyan na siya nito. Matapos sumailalim sa test, doon na nalaman na siya ay may chronic kidney disease at malubha na. Still here. Nilason na ng pagkasira ng kidney ang dugo ni Patrick. Jer, nung naglalakad ka na sa aisle, parang sabi mo na sulyapan mo si Patrick. Ano ang nakita mo? Habang naglalakad ako, iba. Iba yung hinga, iba yung kanta. For me, kinutuban na ako na parang there's something. Parang si Patrick hindi ganito to. Sa video ng kasal ni Jer at Patrick, kinakantahan siya ni Patrick ng kanilang theme song habang naglalakad siya sa aisle. Habol hininga na si Patrick ng mga oras na ito. Habang kinakasal siya, talagang umiiyak ako. Hindi ako umiiyak kasi kinakasal siya, pero naiyak ako sa kalagayan niya. Kasi nakikita ko na itsura. Kamagang-maga na siya eh. Mamahalin kita sa pinaka-the best mo at kahit sa pinaka-worst mo pa. Tandaan mo na simula sa araw na to, iyo ako. At wala nang makakapaghiwalay sa atin. Ang bagong kasal na sina Patrick at Jeremiah Reyes. Palakpakan po natin sila. Matapos ang seremonya, dumiretso ang mga bisita sa reception. Ang tagpong ito kung saan makikita ang saya ni Patrick ay nakunan din ng video. Subalit, huminto na ang oras para kay Patrick. Nagsusuka na siya, and then talagang nagmamakaawa na ako sa kanya. Sabi ko, please, ano, parang wag na, kasi nga, baka, ano, mami, mapano pa, ganyan. Tapos, siya, hindi, okay lang ako, nasuka ko na, okay na yung pakiramdam ko, ganun siya. Feeling ko, nung time na yun, talagang gusto na ibigay yung best para sa akin din, and para sa kanya. Hinawakan ko siya dito sa braso. Okay ka lang ba? Sabi ko sa kanya, kasi parang iba na po talaga yung pakiramdam ko sa kanya. Napansin na talaga namin na hingal talaga siya, hingal. Yung hinahabol niya ano. Tapos nung nagbabaw na sila, nagbabaw na siya. Nakuha pa ni Patrick na lumabas at magpahangin at ilang hakbang lang mula sa pintuan, hinimatay ito. Narinig ko na lang, nagkakagulo sa loob. Nakita ko si Patrick, ano na, binubuhat na dinadala sa clinic. Talagang takbo agad ako dahil nandun naman yung aming damit base. Agad ako talagang nakaalalay din talaga ako sa kanya. Sabi ko, Lord, please, 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 parang, ano, just give it to me. Yung parang, just give it to both of us. Kasi parang, binigay naman po namin lahat sa'yo. Yung parang ganun po yung talaga pinagpipray ko kay Lord. Sana, ano, buhayin si Patrick. 12 oras matapos ang kanilang kasal, matapos ang pakikipaglaban ni Patrick sa kamatayan, ay tuluyan na itong sumuko. Nawawa ko po yung kamay niya. Parang pinakikinga ko yung heartbeat. Sabi ko talaga, makapaniwala. Ito nangyayari. Parang masamang panaginip lang. Pinagpipray ko kay Lord. Sana,
ano, buhayin si Patrick. I'm waiting for a miracle to happen na bumalik siya. Ang damit na suot ni Patrick sa kanyang burol ay ang mismong pangkasal niya. Kapatid, wala na si Patrick. Ngayon yung time na parang hindi ko na kaya. Nang maihatid sa kanyang huling hantungan si Patrick, tinuloy pa rin ni Jer ang kanilang pangarap na honeymoon sa Japan. Alam ko kasama kita at saka si Lord sa pag-travel na to. Dalawang taon na ang nakakalipas simula nang lumisan si Patrick. Sariwa pa rin kay Jer ang sakit. I know na binabantayan mo ko, lagi kang nandyan para sa akin. Even though na nandyan ka, still you will be still my one great love and I love you. Maiklima ng panahon ng kanilang buhay may asawa, hindi naman matutumbasan ang mga iniwan ni Patrick na masasayang alaala hanggang sa kanyang huling hininga. Na-realize ko na I really need to get up. Patrick is saying to me na, there's more, there's hope, there's future.